Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay Martes, Disyembre 22, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas mula rito sa bansa at iba pang bahagi ng mundo. Ako si Mylene Mariano Rivera. Sa ating headlines. He should not be allowed Duterte, pinatitiyak because double murder yun eh. Double murder is a serious offense, a grave offense. Pangulong Rodrigo Duterte pinatitiyak na hindi makalalabas ng kulungan ang pulis na bumaril at pumatay sa mag-ina sa Paniki, Tarlac. Serye ng mga pagpatay sa nakalipas na 6 na buwan ng taon, pinaimbestigahan ng mga senador. Lalawigan ng Quezon, nianig ng magnitude 4.9 na lindol. Mga kumpanya ng langis muling magpapatupad ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sa balitang probinsya, nasa 5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sinira ng Bureau of Customs sa Hulusulu. Sa balitang abroad, COVID-19 cases sa Estados Unidos lumampas na sa 18 milyon. Pinatitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makalalabas ng kulungan ng pulis na bumaril at pumatay sa mag-ina sa Paniki, Tarlac. Sinabi niyang Pangulo na masyadong brutal ang ginawa ng pulis na pagpatay dahil lamang sa alitan sa right of way. Binigyan din ng Pangulo na mahal niya ang mga pulis na maayos na nagtatrabaho. Pero kapag gumawaan niya ng labag sa batas ang isang pulis, ay dapat itong maparusahan. Partikular na inatasan ng Pangulo si DILG Secretary Eduardo Anyo para asikasuhin ang kaso. Inatasan din anya ang PNP na tiyaking hindi makalalabas ng kulungan ng suspect at walang piyansa ang kanyang kaso. You do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be a hell to pay. Yun ang sinabi ko sa aking sona. Ang akin dito ulitin ko, do your duty, enforce the law. Your actions must be in accordance with the law. You do not follow the law, mag-salvage ka, magpatay ka dyan, then I'm sorry. That is not part of the agreement of how we should do our work. Nabi ko, I think a dispute of land or boundaries, something. All right, boy. Pag-takeover ng National Bureau of Investigation sa custody ng pulis sa pagpatay sa mag-ina sa Paniki, Tarlac, inirekomenda sa Department of Justice si Eden Santos sa detalye. Hindi na dapat makialam ang Philippine National Police sa kaso at custody ni Corporal Junel Nuesca. Ito ang mungkahi ni Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Fortun kay Justice Secretary Menardo Guevara. Ayon kay Fortun, dapat ipag-utos ni Guevara sa National Bureau of Investigation ang pag-takeover sa kaso at kustudiya ng suspect na isang matalino at legal na hakbang. Nais naman ng kongresista na imbestigahan sa Kamara ang mga kasong administratibo at kriminal na nakahain laban sa mga pulis. Anya, dapat tumulong ang Kongreso sa pagpuksa ng police criminality at brutality sa bansa. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Serye ng mga pagpatay sa nakalipas na 6 na buwan ng taon pinaimbestigahan ng mga senador. May report si Mayan Corvera. Pinaiimbestigahan ng mga senador ang serye ng pagpatay sa bansa kabilang na ang pamamaril sa mag-inang Sonia at Anthony Gregorio sa Paniki sa Tarlac. Isang resolusyon na ang inihain ng 6 na senador na humihiling na busisiin ang pagpatay sa 15 doktor, mga abogado, ilang mamamahayag na nangyari sa loob lamang ng 6 na buwan o mula July hanggang ngayong Disyembre. Lumagda sa resolution number 600 sina Senators Joel Villanueva, Sani Angara, Nancy Binay, Grace Po, Sherwin Gatchalian at Majority Leader Juan Miguel Zubiri.
Bukod sa mag-inang Gregorio, gustong malaman ng mga senador ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad sa kaso ng pagpaslang kina Manila Prosecutor Jovencio Senados, Peace Consultant Randy Echanis, aktivistang si Sara Alvarez, dating NDF Consultant Agaton Topaso at Eugenia Magpantay, at mga journalist na sina Ronnie Villamor at Virgilio Maganes. Ayon sa mga senador, hindi pa nakakamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya. Target ng mga mambabatas na makita sa investigasyon ang maaring pagkukulang sa law enforcement at bakit walang napaparusahan sa mga kaso ng pagpatay. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Korte Suprema, kinundina ang pagpatay kay retired CA Justice Normandy Pizarro. NBI mayroon 4 persons of interest sa krimen. Si Moira Encina sa detalye. Nanawagan si Chief Justice Desada Peralta sa mga otoridad na iporsige ang kanilang investigasyon sa pagpatay kay retired Court of Appeals Justice Normandy Pizarro. Una nang kinumpirma ng DOJ at ng NBI na mga labi ni Pizarro ang natagpo ang bangkay sa Capas Tarlac no October 30. Sa isang statement, sinabi ni Peralta na kinokondena ng hudikatura ang pagpaslang kay Pizarro. Anya, hindi kailanman pinamarisan ng mga batas ang mga pagpaslang ng sino man. Nagpaabot naman ang pagkidramahati si Peralta sa pamilya ni Pizarro. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na batay sa NBI Forensic Chemistry Division Report ay 99.99% natugma sa DNA ng CA Justice ang nadiskubring bangkay. Nakatuon-an ang investigasyon ng NBI sa 4 na persons of interest sa krimen. Ayon sa kalihim, isa sa mga ito ay handang isiwalat ang kanyang nalalaman. Huling nakita ang dating maestrado no October 23 at natagpuan naman ang kanyang sakyan sa San Cebon, Pampanga. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in times. Anger Management Program ng PNP pinarerepaso kasunod ng nangyaring pamamaril ng isang pulis sa mag-ina sa Tarlac. Si Mar Gabriel sa detalye. Mar? Pinarerepaso ni PNP Chief Police General Divolcinas ang kasanayan ng mga pulis sa aspeto ng anger management. Kasunod ito ng nangyaring pamamaril ng pulis Paranaque na si Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio sa Paniki Tarlac na nag-viral sa social media. Ayon kay Sinas, bagamat nagalit siya sa nangyaring insidente bilang commander, ay kailangan niyang tingnan ang pinag-ugatan ng galit ni Nuesca na nagtulak sa kanya na gawin ng krimen. Dahil diyan, nakipag-usap si Sinas sa kanilang neuropsychiatric upang magsagawa muli ng panibagong pag-aaral upang makatulong naman sa tamang pagtrato ng mga pulis sa sitwasyon. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Sa iba pang mga balita, 8 katao ang bilang ng namatay sa pananalasan ng Tropical Depression Vicky sa Caraga, Eastern Visayas at Davao Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 iba pa ang nasugatan at 2 ang patuloy na nawawala. Sinabi ng NDRRMC na ang mga probinsyang pinakamatinding na apektuhan ng bagyo ay ang Davao Oriental, Davao de Oro, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Maraming mababang lugar sa Caraga Region ang binaha at may naitalaring pagguho ng lupa o landslides. Samantala, umabot na sa mahigit 110 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyong Vicky sa infrastruktura. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Umabot na sa 110.4 milyong piso ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Vicky. Sa datos ng Department of Public Works and Highways, pinakamalaking pinsala ay naitala sa Region 8 o sa Eastern Visayas, habang sa Bicol Region naman, umabot sa 5 milyong piso ang naitalang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo. Kaugnay nito, meron namang 14 na national road sections sa Luzon at Visayas ang sarado pansamantala at hindi madaanan dahil sa epekto ng bagyong Vicky. Ayon sa DPWH, sa Ifugao Province, sarado pa rin ang Kiangan Tinok Bugyas Road sa Binablayan sa Bayan ng Tinok at Banawe Mayoyaw Lista Isabela Boundary Road sa Barangay Monggol sa Mayoyaw dahil sa nagkolaps na lupa at landslide.
Sa Region 2 naman, sarado rin ang Cagayan-Apayao Road, Itawes Bridge sa Tuaw, Cagayan, Cagayan Valley Road, Divisoria Bridge sa Namabalan Sur, Tugigaraw City, Kabagan Santa Maria Overflow Bridge sa Kabagan Santa Maria, at San Pedro Overflow Bridge sa NRJ Villa Sur, San Pedro Cabuan Ismael Disimungal Road sa Madela, Quirino. Sa Region 3 naman ay sarado rin ang Nueva Ecija Aurora Road, Camatis Section at Baler Kasiguran Road sa Aurora, habang sa Region 5 ay hindi naman madaanan ang Catanduanes Circumferential Road sa Barangay Sagrada sa Bagamano, Catanduanes, Baras Gigmoto Viga Road sa Barangay Ogbong sa Viga, Catanduanes, Junction ng Panganiban sa Bloyon Road sa Barangay San Miguel sa Panganiban sa Catanduanes. Sa Region 8, sarado rin ang Daang Maharlika Layog Bridge, Tacloban Baybay South Road sa Barangay Liberasyon, Mahaplag, Leyte, at boundary ng Silago Abuyog Road sa Panalian Bridge. Tiniyak naman ng DPWH ang kanilang tuloy-tuloy na cleaning operations upang mabuksan sa lalong madaling panahon sa mga motorista ang mga nasabing kalsada. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Mga bitak na daan, hinaing ng mga residente sa bayan ng Montevisa, Davao de Oro. May detalye si Alona Jean Peligro. Pinoproblema ngayon ng lokal na pamahalaan ng Barangay Mayaon, bayan ng Montevista, Davao de Oro, ang bitak na mga daan at tulay sa nasabing lugar. Di muna madadaanan ng mga motorista ang mga kalsada at tulay na ito dahil na din sa pangamba na baka anumang oras ay bumigay ito. Kaya nanawagan ng mga residente ng agarang aksyon mula sa lokal na pamahalaan, lalo na at ang mga daanang ito ay dinadaanan ng maraming mga motorista papasok at palabas ng lugar. Ayon sa mga residente, ganito din ang problema sa kalsada sa purok 6 ng nasabing lugar, kung saan gumuguho din ang kalsada at kaya halos din na madaanan dahil umaapaw na ang tubig. Idinalog din ito sa alkalde ng lugar na si Tupoy Jayectin at ininspeksyon agad ang lugar kahapon ng madaling araw at nangako na din ng mabilis na solusyon sa problema. Kaya agad ito nakipag-ugnay sa gobernador ng probinsya na si J.V. Tyrone Uy at bumuo ng plano para sa agarang pagsasaayos ng nasabing mga daan. Para sa Eagle News, Alona Jean Peligro will live in interesting times. Nianik ng magnitude 4.9 na lindol ang Quezon Province. Ayon sa Feebox, naitalang lindol 20 kilometro sa hilagang kalura ng General Nacar, Quezon Province, alas 2:14 ng madaling araw. May lalim ito na 15 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Naramdaman din ang nasabing pagyanig hanggang sa Metro Manila. Samantala, inaasahang magkakaroon ng aftershock, subalit wala namang inaasahang pinsala ang lindol. Naramdaman ang pagyanig sa mga sumusunod na lugar. Intensity 4. General Nacar, Quezon, Malolo City and San Jose del Monte City, Bulacan, Lumban, Laguna, Quezon City, Caloocan City, Makati City, Rodriguez, Rizal, at Intensity 3, Lucban, Quezon, Gabaldon, Nueva Ecija, Caloocan City, Malabon City, Talim Island, at Binangonan, Rizal. Intensity 2, Santa Cruz, Laguna, San Mateo, Antipolo City at Tanay, Rizal, Marikina City, Navotas City, Plaridel, Bulacan. Intensity 1, Ginayangan, Quezon. Instrumental intensities. Intensities 4, Navotas City. Intensity 3, Dolores, Quezon, Plaridel, Malolo City, and Kalumpit. Bulacan, Guagua, Pampanga, Marikina City, ang Quezon City, Pasig City, at Mandaluyong City. Malabon City, San Juan, Intensity 2, Palayan City, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Gumaca, Quezon, Tagaytay City, Cavite, Las Piñas, San Ildefonso, Bulacan. At ang Intensity 1 ay ang Cabanatuan City, Nueva Ecija, Muntinlupa City, Ginayangan, Lucena City, at Lucban, Quezon, Daet, Camarines Norte, Carmona, at Bacoor. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para magamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas. Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban
sa sakit na lumaganap sa buong daigdig, ang COVID-19. Ang ating mga frontliner, gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad at mahahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan, kilalanin ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat. Tagumpay at kabiguan ang pagbili ng COVID-19 vaccine. Pananagutan ni Secretary Carlito Galvez ayon kay Pangulong Duterte. Si Vic Sumintak sa report. Niliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino na isang tao lamang ang pinagkatiwalaan niya ng pagbili ng anti-COVID-19 vaccine na gagamitin ng bansa. Sa kanyang regular weekly talk to the people, sinabi ng Pangulo na walang ibang mananagot sa tagumpay at kabiguan sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19, kundi si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez. Ayon sa Pangulo, magsisimula at magtatapos kay Secretary Galvez ang usapin sa pagbili ng COVID-19 vaccine. Ginawa ng Pangulo ang paglilinaw matapos pumutok ang issue na si Health Secretary Francisco Duque III ang may pagkukulang kaya hindi natuloy ang pagbili ng Pilipinas ng 10 milyong doses ng bakuna na gawa ng Pfizer na nakatakdasan ang dumating sa bansa sa Enero ng susunod na taon. Matapos maisara ang kasunduan ni na Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr., Philippine Ambassador to Washington Jose Romualdez at U.S. Secretary of State Mike Pompeo, ang naturang isyo ang dahilan kaya maging ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte tulad ni Senador Manny Pacquiao ay hinihiling ang pagsibak kay Duque, subalit patuloy na pinagtitiwalaan ng Chief Executive ang kalihim. Let us be clear on this. There is as yet no Pfizer vaccines available for the Philippines. And for a long time. Wala pa, binabakunahan pa ang mga Amerikano lahat. Agawan sila ngayon sa Amerika. So, that explains. Yung sinasabi ni General Galvez na bakit na madelay kasi binibili ng mga mayaman na bayan. Tayo, wala man tayo masyadong ano, yung pera lang natin, pangbili lang talaga. But we do not have the clout because we are not a rich nation. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Kabilang ang mga overseas Filipino workers sa Qatar sa ipatutupad ng COVID-19 mass vaccination sa nasabing bansa, libre itong ibibigay ng Qatar na posibleng isagawa sa Enero. May report si Madeline Villar Moratilio. Magkakasama ang mga kababayan nating overseas Filipino workers sa Qatar sa ipatutupad na COVID-19 mass vaccination sa nasabing bansa. Ayon kay Labor Attaché David Des Dikang, libreng ibibigay ng Qatari government ang COVID-19 vaccine sa lahat ng residente kabilang na ang mga migrant workers. The general population will start getting vaccines gradually from January, from next month. Hindi po compulsory ang pagbabaccinate or vaccination po dito sa Qatar. However, they are encouraging all residents. Ipaprioritize muna yung first batch na ito for the elderly people, those with chronic diseases and yung frontline health workers po dito. Ayon kay Dikang, bagamat voluntaryo ang pagpapabakuna laban sa COVID-19, maaari namang gawing requirements bago makasakay ng eroplano o makapasok sa ilang establishments kagaya ng mga hotel at stadium ang proof of immunization o patunay na nabakunahan na sa COVID-19. They are encouraging for the public to choose to take the vaccine to protect themselves and the community.
Sa datos ng Philippine Labor Office, umabot na sa 3,712 ang bilang ng mga Pinoy sa Qatar na nagpositibo sa virus, habang mayroon namang 7 ang nasawi. Ayon kay Dikang, ang COVID-19 vaccine na unang gagamitin ng Qatar ay gawa ng Pfizer at BioNTech. Pinuri naman ni Labor Secretary Sylvester Bello III ang hakbang na ito ng gobyerno ng Qatar na mahalaga upang makabalik na rin sa normal ang buhay ng mga OFW sa nasabing bansa. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 240,000 Pinoy ang nagtatrabaho sa Qatar. Ang 90,000 rito ayon sa Polo ay bilang household service workers, habang ang iba naman ay bilang engineers, nurses, architects, teachers, laborers at service workers. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Paggastos ng gobyerno sa 72.5 billion pesos na umano'y vaccine pork sa 2021 budget, mahigpit na babantayan sa Kamara. Si Eden Santos sa detalye. Muling nagbabala ang Makabayan Block sa 72.5 bilyong pisong pondo sa 2021 national budget para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Gabriela Representative Alrin Brosas, mahigpit nilang babantayan ang lump sum na 72.5 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng bakuna na nakapaloob sa 2021 national budget, bukod pa sa 10 bilyong pisong standby funds sa Bayanihan 2 dahil banta dito sa korupsyon. Kasabay nito, binatikos ng kongresista ang patuloy na pangangapa ng gobyerno sa pagbili ng bakuna contra COVID-19. Anya, kahit iginigiit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabakuna bago pa lang ang pandemya, ay wala namang kaliyakan kung maisasagawa ito sa simula ng 2021. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Umabot na sa 461,505 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Pero sa bilang na ito, 23,241 lamang ang aktibong kaso. May 1,721 naman na bagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Department of Health. Kabilang naman sa mga lalawigan at lungsod na nanguna sa listahan ng may pinakamataas na kaso ng virus infection ay ang Davao City na may 151 new cases, Quezon City na may 142, Rizal na may 85 new cases, Laguna na may 81 new cases, at Maynila na may 77 new cases. Meron namang 82 na naitalang bagong gumaling mula sa virus. Dahil dito, umabot na sa 429,207 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa bansa mula sa COVID-19. May 10 naman na bagong nasawi dahil sa virus. Sa ngayon, umabot na sa 8,957 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Dagdagdag pa ng 189 ang bilang ng overseas Filipino na nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, umabot na ngayon ang total cases sa 8,234. Samantala, tumaas na sa 8,234 ang total recoveries mula sa virus. Ito ay matapos magdagdag ng 107 na gumaling. Samantala, nasa 928 na ang death toll ng COVID-19 sa overseas Filipinos. Libreng swab test contra COVID-19 inilunsad sa Barangay New Era, Quezon City. Mga residente, sinamantala ang pagkakataon para magpa-test sa virus. Si Eden Santos sa detalye. Nagsagawa ng libreng swab test contra COVID-19 sa Barangay New Era sa Quezon City. Ang proyekto na inilunsad ni 6th District Councilor Marivico Pilar ay layong malaman kung may mga residente pang nagtataglay ng virus. Ayon kay Barangay Captain Dario Orencia, bagaman nadaragdagan ng mga kaso ay halos nakaka-recover na ang mga ito. Anya, mahigpit ding ipinatutupad sa lahat ng mga residente ang health protocols ng gobyerno laban sa COVID upang maiwasan ang hawaan. Ito po ay sponsor po ng ating mahal na councilor, Councilor Marivico Pilar. Ayon, ito po ay in-schedule lang po para sa gayon ay ma-detect po natin kung ano po yung mga may mga kaso pa ng COVID-19. Nagpasalamat naman ang mga residente ng barangay sa libreng swab test. Anila, malaking tulong ito dahil mahal ang swab test kung sila pa ang magbabayad dito. Magpapasalamat. Dahil may libreng swab test. Mahal kasi sa labas eh. Salamat. Salamat ng marami. Dahil may libre. Nakatulong po ba ito sa inyo? Oo naman, napakalaki. Kasi hindi namin kayang magbayad sa swab.
Kaya naghihintay na lang kami ng libre. Siyempre, una, nagpapasalamat kami dahil may ganitong programang barangay kung saan libre po yung pagpapaswab test para malaman natin kung naapektuhan tayo ng lumalaganap na pandemya. Tapos, yun, masaya kami dahil nandito kami at makakasubok kami ng ganitong test. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Nagalit si Presidential Spokesman Secretary Harry Roque sa kumakalat o kumalat na balita nitong weekend na isasailalim ng Philippine National Police o PNP sa Covert Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila ngayong holiday season dahil sa pagtaas umano ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, ang naturang balita ay kagawan umano ng mga walang magawa kundi nais lamang maghasik ng kalituhan sa publiko. Ayon kay Roque, huwag basta-basta ang magpapaniwala sa mga kumakalat ng balita, lalo na ang mga may kinalaman sa quarantine protocol na ipinatutupad ng pamahalaan ngayong panahon ng pandemya ng COVID-19. Inihayag ni Roque ang tanging may karapatan na magrekomenda ng quarantine protocol ay ang Interagency Task Force o IATF na pinagtitibay ni Pangulong Duterte. Niliwanag ni Roque na nanatili sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila hanggang December 31st at magkakaroon ng panibagong announcement ang Pangulo sa Enero ng susunod na taon. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Impormasyong mahalaga sa taong bayan, patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig, lilinawin ang mga isyu at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila, dumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita. Ito ang mas pinatalas na mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. Ng kilos protesta ang iba't ibang anti-terrorist group laban sa CPP-NPA. Nagmarcha rin ang mga ito mula Moraita sa Maynila patungong Mendiola. May report si Madeline Villar Moratilio. Nagsama-sama ang iba't ibang anti-terrorist group para magsagawa ng kilos protesta laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front. Mula Moraita sa Maynila, nagmarcha ang mga miyembro ng League of Parents of the Philippines, Hands Off Our Children, Liga Independencia Pilipinas, Duterte Youth at iba pang grupo patungo sa Mendiola. May dala rin silang malaking tarpaulin kung saan ipinapakita ang ilan sa bunga ng dulot ng patuloy na pamamayagpag ng CPP-NPA. Ilang araw na lang at nalalapit na umano ang 52 taong pagkatatag ng CPP-NPA-NDF na hanggang ngayon patuloy pa rin namamayagpag dito sa bansa. Panawagan din nila na matanggalan na ng maskara ang mga political front organization ng CPP, kagaya na lang ng Makabayan Black na nakapwesto sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang Makabayan Black na binubuo ng Bayan Muna, ACT Teachers, Kabataan at Gabriela Party List Groups ay nakakuha ng 6 na pwesto sa Kamara. Giit nila hindi pa huli ang lahat at dapat na magkaisa sa pagsuporta sa gobyerno para lansagin na ang teroristang grupo na ito. Naging highlight ng kanilang programa ang pagsulog sa malaking tarpaulin na nagpapakita ng ilang massacre na naganap sa 52 taong pamamayagpag ng CPP-NPA. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times.
rebelden grupo sa Mindanao at mga kasamahan nito sumuko sa gobyerno. Matataas na kalibre ng baril isinuko sa Philippine Army. May detalye si Roy Candia. Ito ang kauna-unahang pangyayari sa Pilipinas at sa kasaysayan ng AFP na mismo ang leader ng grupong Weekend Guerrilla Fund 33 ang nagbalik loob sa pamahalaan kasama ang kanyang buong grupo at ang buong pamilya. Sa isinagawang press conference, ipinagmamalaki ng 101st Infantry Brigade ang nagbalik loob na sa gobyerno ang 25 membro ng Weekend Guerrilla Fund 33 na kung saan kabilang dito ang matataas na opisyalis ng nasabing grupo. Kasama sa kanilang isinuko ang kanilang mga high power firearms na umabot ng 15. Kadesisyon ko nga mo naog ug mo balik sa sabakan sa balaod para mahapsay ang tanan og malinaw ang tanan kay dili man pinaagi sa makigsangka ta magigira ta aron malinaw kundi kabot ato ang kalinaw kundi ang kanang panagsabot nato sa uwan magsabot ta sa og magpatabang ta sa gobyerno. Nang tanungin namin siya kung anong pangyayari at naging dahilan ang kumabig sa kanya para bumabana at magbalik loob sa kamay ng gobyerno, ay ganito ang naging pahayag niya sa amin. Pinapasagdaan namin ba? Kanya sa kaipit na sa kahimtang krisis na kayo ang ganang wala namin pagkaon, ana, wala namin susungan. Wala gihapon may ginatagad sa mga nasahan ay sa mga tagas nga organo. Manang nakakuan may nga mugawas, good kay wala may laing mo tabang sa ato aning ganing nga problema aron mahapsay og malinaw ta kundi ang gobyerno ra may mo tabang ani wa may laing mo tabang ani ang gobyerno ra gyud nayo pay mga pagmahay nga na napunta ko da ang kuana kanang kaliho kana kung unta og wala pa ko ni sulod ra takahuman nako sa akong pag-eskwela karon o baka na nakoy trabaho o empleyado na ba ko sa gobyerno karon nga mga panahon unta. Dagdag niya, noon pa man ay naisip na niyang magbalik loob sa pamahalaan. Kaya ganun na lamang ang kanyang tuwa nung nalaman niyang susuko na rin ang kanyang mga kasama. Sa ako, una ako ang kagustuhan. Nga dili man ako control ang uban hunahuna mo nung hinahinay na mo nga ginahinahinay na ako nga ginapangutana o ginakuan nga surrender ta. Kaya sila po di ay nagpaabot na po di ay kaya gusto na po di sila nga. Mo balik na diri sa gobyerno na og nalipay ko nga dili lang day ako day ang nakakita gyud day nga di og gago nga nang gusto nga makuyog na ang pamilya og mo naog na dili day ako wala day ko naginasara mo tako og nalipay nga yan. Mula rito sa headquarters ng 101st Brigade para sa Eagle News, Roy Candia. We live in interesting times. Sinira ng Bureau of Customs sa hulu-sulu ang nasabat nitong nasa 5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo. May detalye si Ellie Dumabo. Nagkakahalaga ng 5 milyong piso ang mga smuggled na sigarilyo. Sinira ng Bureau of Customs sa loob mismo ng Holoport area, probinsya ng Sulu kahapon. Ayon kay Sambuanga Custom Collector Segundo Sigmund Fred Barty Jr., kailangan na lang sirain ang mga smuggled na sigarilyo para hindi na magamit ng sinuman dahil peligro daw ito sa kalusugan ng tao. Nasa 644 na malalaking karton ang naglalaman ng kahakahang mga smuggled na sigarilyo, pinadaanan ng mga heavy equipment ng hulo. Ang pagsira sa mga smuggled na sigarilyo ay sinaksihan na rin ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, World City Barangay Local Government Unit at ng ibang concern agency sa probinsya ng Sulu. Ellie Dumabo, we live in interesting times. Tuluyan ang nagbalik loob sa pamahalaan ng nasa 250 mga miyembro o dating miyembro at taga-suporta ng rebelding NPA o New People's Army sa bayan ng Tulunan, Cotabato. May detalye si Gina Hinakay. 250 mga dating NPA members at supporters na nagbalik loob sa pamahalaan mula sa 6 na mga barangay ng Tulunan, Cotabato. Ang nakapagtapos sa isinagawang peace building seminar ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army na isinagawa sa isang paaralan sa bayan. Karamihan sa mga nagbalik loob ay mula sa Kilusang Committing Revolution sa munisipyo o KRM. Matapos ang sinagawang community support program ng militar na sinundan ng Serbisyo Karaban sa ilalim ng Executive Order 70 o National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.
Tapok naman sa nasabing aktibidad ay ang sinagawang rally at pagsundog ng mga dating mosque-based supporters at former rebels sa bandila ng kanilang dating pulusan bilang simbolo ng tuluyang pagwawaksi sa ideolohiya ng teroristang NPA. Katuwang na militar ang local government unit ng bayan at provincial government sa naturang aktibidad. Tema ng nasabing aktibidad, Panday Kalinaw o Cultivate the Peace. Nakatanggap din ng gift package ang nasabing mga kalahok mula sa LGU. Mula rito sa Kidapawan City para sa Eagle News, Gina Hinakay, We Live in Interesting Times. Nakatanggap ng Loyalty Awards ang 55 government employees ng pamahalang lokal ng Samal Island. May detalye si Heidi Hipola. Umabot sa 15 mga empleyado ng gobyerno ang nakatanggap ng Loyalty Service Awards sa isinagawang 2020 Loyalty Award Virtual Ceremony sa Samal City Hall Gymnasium. Ang nasabing awarding ceremony ay bahagi umano ng Programs on Awards and Incentives for the Service Excellence or Praise sa pamamagitan ng implementasyon ng City Human Resource Management Office or CHRMO sa pangunguna ni Mr. Leo Planas. Ito ay upang bigyan umano ng parangal ang mga tapat at nakatuon na mga tagapaglingkod ng Island Garden City of Samal na ipagpatuloy ang kanilang pagtatalaga sa serbisyo ng mga mamamayan ng Samal at gawin ang kanilang makakaya sa pagsunod sa Code of Conduct ng mga empleyado ng gobyerno. Mula dito sa Samal Island, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, We Live in Interesting Times. Nagpakain ang isang grupo ng mga mag-aaral sa Cagayan de Oro City sa Street Dwellers at Indigenous People. May detalye si Ces Nicole Bazar. Nagkaloob ng packed meals para sa mga street dwellers, indigenous people at ilang SICA drivers sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, ang isang grupo ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay pawang nasa ikatlong taon sa kursong Bachelor of Science in Technology Communication Management sa University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP Cagayan de Oro Campus. Bahagi ito ng kanilang inilunsad na kampanya na Gismo Tulong Mo, na naglalayong makapagbigay ng food assistance sa mga kababayang nangangailangan. Dahil sa lagana pa rin ang COVID-19, ang pamamahagi ng packed meals na naglalaman ng kanin, pritong manok, pansit, chop suey at iced tea ay idinaan sa pamamagitan ng mga opisyal ng barangay sa pangunguna ni Lapasan Cares Coordinator Heidi Abay-Abay. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa ipinamalas na pagmamalasakit ng nasabing mga mag-aaral na anila ay dapat ding tularan ng iba. Para sa Eagle News, says Nicole Bazar, We Live in Interesting Times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Mga mahalagang pangyayari na naganap di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, ating balikan sa Pilipinas 2020. Tinutukan ng Eagle News Team sa iba't ibang sulok ng bansa, pati na sa Ipayong Dagat. Pilipinas 2020! Hatid sa inyo ng Net 25, Radyo Agila, EagleNews.ph at ng Eagle News Live. Pilipinas 2020! Abangan! Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para magamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas. Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban sa sakit na lumaganap sa buong daigdig, ang COVID-19. Ang ating mga frontliner, gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad at mahahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan, kilalanin ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat.
sa 18 milyon ang COVID-19 cases sa Estados Unidos. Batay ito sa inilabas na tally ng Johns Hopkins University kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng virus infections sa U.S. Ang U.S. ang may pinakamataas na bilang ng COVID-19 cases sa mundo maging sa bilang ng mga nasawi. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 18,061 ang naitalang kaso habang mahigit naman sa 319,000 ang namatay. Nagpabakuna na laban sa COVID-19 si U.S. President-elect Joe Biden. Isinagawa ang pagbakuna sa 78-anyos na incoming president sa Christiana Hospital sa Newark, Delaware. Ayon sa Presidential Transition Team, nauna ng nagpabakuna ang asawa ni Biden na si Jill. Kapwa sila tumanggap ng Pfizer anti-COVID vaccine. Samantala, nagpabakuna na rin si Vice President Mike Pence at ang kanyang asawa habang hindi pa nagpapabakuna si U.S. President Donald Trump. Inaprubahan na ng European Union ang paggamit ng Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine. Dahil dito, pwede na itong ipagamit at masimulan ang pagbabakuna sa 27 mga bansa sa EU. Inirekomenda ng European Medicines Agency ang paggamit ng bakuna ng U.S. pharma giant Pfizer at German firm na BioNTech. Ayon sa EMA, ang naturang bakuna ay epektibo rin laban sa bagong strain ng virus na lumalaganap sa Britanya. As we have promised, this vaccine will be available for all EU countries at the same time, on the same conditions. The first batches of this vaccine will be shipped from Pfizer's manufacturing site here in Belgium within the next days. So vaccination can start at the same time during the European Union vaccination days on December 27th, 28th and 29th. This is a very good way to end this difficult year and to finally start turning the page on COVID-19. Muling nagpatupad ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langit. Batay sa anunsyo ng Petron Corporation, 75 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 85 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel at 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price hike kaninang alas 6 ng umaga. Ganito rin ang ipinatupad na dagdag presyo ng iba pang mga kumpanya ng langis. Nagsimula naman ang oil price hike ng Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi. Bagyang Mina ang Northeast Monsoon o Amihan. Ayon sa PAGASA, nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon ang tail end ng frontal system. Bunsod nito, ngayong araw, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Kalinga, Apayao at Ilocos Norte maging sa Bicol Region, Aurora, Quezon at sa Kalayaan Islands. Maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan ang naranasan naman sa Batanes. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalaging bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mahihinang pag-ulan o localized thunderstorms. Para sa iba pang balita, tutok lang dito sa Net 25 at sundan ng Eagle News Online. Yan ang mga balitang pumapagaspas at din ang ating Agila correspondent sa loob at labas ng bansa. Ito ang Agila Pilipinas. Susunod ang Happy Time at Lunch with Julie sa Radyo Agila. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako si Mylene Mariano Rivera. We live in interesting times.